Yan. Tapos tignan nyo tong basyada. Yan. Square bar. So, ang pinto naman is dito. Ang pinto naman is 1 1/2 naman kadalasan ang tart, ang kapal. So, ito is 2 inches minus 12. More or less 1 1/2 na rin yan. So, eksakto yung pinto, yung kapal ng pinto dito. Tapos dito na lang natin i-welding yung bisagra. Para at least matibay din ang pagkakakapit ng bisagra. No? Yon, good day. Ang finishing journey po ulit natin. No? So, today's cook po para sa mga mahilig gumawa sa sarili nilang bahay. Gagawa tayo ng bakal na hamba. So, antay-anay na hamba. No? Kung mapapansin nyo kasi buhos na bahay ito. Kaya, tuwid na agad yung ano natin, kantuhan ng pinto. So, hindi tayo makakapaglagay ng kahoy na hamba kasi hindi naman natin siya nilakihan ng butas at para may salpak yung pinto. So, gawin natin ang paraan ngayon kung paano tayo makakagawa ng hamba kahit hindi malaki ang butas natin. Kadalasan kasi sa mga kahoy na pinto, mas malaki yung butas ng konkreto nila para dun sa sukat ng hamba para may semento nila sa gilid. Ito hindi, wala na tayong semento yun sa gilid since buhos yung bahay natin, napakatibay ng pader, kaya hindi na natin ito titiktikin. Diretso na tayo hamba dyan. Tingnan natin kung paano diskarte gamit ang tapangan nyo, no? Okay, ayan. Sa meron pa dun isa eh. Ito muna tayo. Naayos pa kasi dun. Okay. Lalagyan natin ng hamba gamit ang tubular. Ngayon, sinukatan na namin to, no? Tapos pinutulan. Ang pinaka-discarte lang is kailangan nasa level parati itong ano, itong angle bar nyo, no? So, tinastar muna namin, hindi pa yung naka-welding. Tinastar muna namin, baka may kadalasan kasi may konting pagbabago yan kapag isasalpak muna eh. So, gaya na ito, medyo sumikip ng konti. So, sa sukat namin, merong konting, awang, pero may angat pa ito eh. So, patong na lang namin siya yung welding. Pasok pa naman. Ito, pero medyo na. Ito yung level niya eh. Ayan, level na to. Level na rin itong kabina. Ito, dinuksan na lang namin yung retasa ng angle bar. Tama rin kasi. Ayan. At ito, level na rin. Hindi nun natin kumain sa ibabaw. Kita nyo ba? Yan, yan yung level niya. May welding natin siya ng ganyan. Kuhain muna natin yung sukat na ito. Paano kinalabasan sa hula niya. Itong lumang. Itong lumang niyan, dalawa. Kailangan yung lumang na itong dalawa kapares ng lumang sa baba. Para hindi papaleng. Pero yung pagkaka-welding, patong na lang. Tapos so, baliktad na 45 degrees. Yan, baliktad na 45 degrees. Okay. Mabalding natin to. Tapos, kailangan niya ng mga pampatigas. Panoorin niya kung paano. Okay. Ah, pala, baka lang hinamba namin para at least wala ng bulok. Tapos, i-welding niya lang natin yung bisagra. Yung pinto, hindi ko pa alam kung anong lalagyan natin. So, abangan niyo. Gusto ko wala rin bulok eh. Tsaka konkreto kasi itong pader natin, kaya mahirap din mag-tik-tik. So para walang tik-tik, ang gambar na lang. Eh, may siwang. Kung konting siwang yan, sisilan na lang natin. Ayan. O kaya habulin natin ang skin coat. Hindi naman kasi maiwasan minsan, hindi rin pantay ang pagkakal. Masilya. Huwag natin mabuti. Ayan, yung dikit mo. Ito yung nalis. Ayan. Siwang. Idarap. Tapos, wala natin siya ikakabit. Wala niya. Mabending muna namin ito. Ayan, na-welding na po namin. No? So, spot-spot muna. Mamaya na natin i-welding. Tapos, kung mapapansin nyo,
Okay, kami dito, temporary bracing lang yan para makuha natin yung eskwala. Ito na yung eskwala to parating. Ito na yung eskwala natin. Ayan. Tapos ito yung eskwala parate. Ganyan dito. Ayan. Eskwalado naman yan. So, tapos sundan natin kung ano sukat na itong ibaba. Kailangan na hindi nisukat yun sa... Ay, walang sukat na sa taas, hindi sukat sa baba. Tapos tsaka nyo siya spot weld ng bracing. So itatayo natin to. I-plaster muna natin bago natin siya ano. Okay. Tingnan natin. So, diba? Hindi sumalpak. Tumabit ng konti. So ano, buti na lang. Spot pa lang ginawa natin. Bakwasin natin yung isang frame tapos ano. Kulang natin konti pa para pumasok. Sayang eh, ba't ayaw? Tanggal uli. Napagtanto namin na mas madali siyang i-squala kapag diretso na namin ikabit kesa sa sahig namin binubuo. Kaya diretso na namin sinalpak na ito at doon namin yung ending. Habang sinasalpak, doon namin yung ending. Tapos, gatla kami dito para meron kami mapagpakuan. Ginamit namin pakuan. Yan. Uno medya na concrete nail. So, binarinaan muna namin yan, tapos pakuan. Tapos welding. Makapit pa rin naman yung welding dyan sa concrete nail na yan. Kay bakal pa rin naman to. Tapos kung papansin yung staggered yung baray na namin. Yan. Saliwaan. Kabilaan, para yung tibay balanse. Tibay na yan, wala nang bitawan yan. Mas matibay pa sa relasyon nyo. Tapos ngayon yung basyada, kaya papahasa muna natin to. Tapos saka natin kabit yung basyada. Saka muna natin yung pinag-weldingan. Yan, kung paano namin siya ginawa. Ayun, tinanggal namin yung isang frame since hindi naman sumalpak. Tapos nauna na namin ginatlan sa gilid yung ano eh, yung angle bar. Ito na lang pahalang niya yung ginagrinder natin. Tapos hindi natin medyo, hindi natin sinasagat para naman safe tayo, no. Baka kasi mapunit yung, baka tumalsik yung cutting disc. Tapos yan, pinupukpok na lang natin yung nakating ng konti. Yan. Para mas mabilis, no? Mas matagal din kasi pag binabarena. Ang tagal bumaon ng drill bit. So, yan. Kabilaan yan. So, every 30 cm, ginatlaan natin. Kabilaan, naka-staggered. Yan. Tapos, kinabit. Ito yung pagkakabarena, maliit na drill bit lang. Medyo yung pasok na yung uno medya na ano, nalalim ng concrete nail. No? Tapos yan, pako natin yung concrete nail. Yan, maliit na drill bit lang, no? Para masikip pa din yung concrete nail. Ayan, masikip pa nga eh. So, luwagan pa natin konti. Hindi na kami gumamit ng toks kasi... katagalan, napipit-pit din yung plastic na tox na yun. So, mas maganda na diretsuhan na. Yan, masikip na concrete nail. Para kapit na kapit siya, no? Yan, so, pakuan lang muna natin to. May mga gatla naman na yan. So, kumpletuhin na lang. Nauna na nga yung kabilang frame na. Na-weldingan na namin. So, ito, welding natin din. Siguraduhin lang na naka-level parate. Ayan, kabilaan. Isa sa harap, isa din sa gilid. At saka natin welding. Yan. So, tapusin lang natin to. Tapos, pakita natin yung kinalabasan ng bandang huli. Pagkatapos mag-welding, hasain. Tapos, pakita natin sa inyo. Okay. So, welding muna. Thank you.
na grinder na namin, napakinis na namin yung weldingan. Yan. Tapos tignan nyo tong basyada. Yan. Square bar. So ang pinto naman is dito. Ang pinto naman is 1 and 1 half naman kadalasan ang kapal. So ito is 2 inches 2 inches minus 12 more or less 1 and 1 half na rin yan. So eksakto yung pinto, yung kapal ng pinto dito. Tapos dito na lang natin i-welding yung bisagra para at least matibay din ang pagkakakapit ng bisagra. No? Tapos kung anong klaseng pinto, tingnan natin kung anong pwede natin lagay dito na hindi rin nabubulok. Ayan, pipinturahan na lang to. Tapos konting kinis. Ayan na. Yung mga siwang, pwede namin yung i-polytop o ano, sinan. Sinan dapat eh, nagkakaroon kasi ang polytop. Dito rin, sinan. So, dito na sila, saktuhan yan. So, saktuhan dito, kapal ng pinto. Tapos, etong ano, issue. Minsan dapat, minsan hindi. So, tingnan natin kung habulin pa natin ito sa skim coat o diretso na lang natin sinan. Hindi na rin naman na yung mga halata kapag sininom natin yan. Okay. So, yun. So, walang kalaw, walang... Wala nang bulok na halugak na basya, na hamba. Angel bar na hamba. So, ganyan na rin gagawin natin dito. At saka doon. Kung pare-pares na lang naman na yan, ganyan na rin gagawin natin lahat. Para at least, pare-pare sila. Okay? Thank you. Tingnan pa natin sa mga susunod natin video kung may mga may invento pa tayo dito. Okay.